Magandang araw! Narito tayong muli upang mag-aral ng asignaturang Araling Panlipunan. Partisipasyon ng iba't ibang rehiyon at sektor sa pakikibaka ng bayan ang ating tatalakayin sa araw na ito. Sa huling aralin, natutuhan mo ang mga pananaw at paniniwala ng mga katutubong Muslim o Sultanato sa pagpapanatili ng kanilang kalayaan. Sa araling ito ay matutuhan mo ang naging partisipasyon ng iba't ibang rehiyon at sektor sa pakikibaka. Panuto, lagyan ng fact ang bilang kung ang pangungusap ay nagpapakita ng pananaw at paniniwala ng mga Muslim at bluff naman kung hindi. Malaki rin ang pagpapahalaga ng mga Muslim sa kalayaan. Ito ay fact. Hindi sila basta nakikipagkasundo sa mga dayuhan. Ito ay fact. Ang pagsagot sa kanilang teritoryo ay nangangahulugan ng malaking digmaan hanggang kamatayan. Ito ay fact. Tinalikuran nila ang kanilang relihiyon at tinanggap ang relihiyong Katoliko. Ito ay bluff. Ang pakikipaglaban ay pagpapakita ng kanilang pagtatanggol sa kanilang kinagisnang relihiyon. Ito ay fact. Bago tayo magpatuloy sa ating aralin, hayaan muna nating sagutan ang gawaing nasa ibaba. Panuto, gamit ang crossword puzzle, hanapin ang mga katutubong Pilipino na nakipag-alsa laban sa mga Espanyol. Diego Silang. Patrocinia. Teresa. Dagohoy. Melchora. Lacandula. Bangkaw. Tamblot. Sumuroy. Ang partisipasyon ng iba't ibang rehiyon at sektor sa pakikibaka ng bayan. Ang pag-aalsa o paggamit ng armas ay unang naging pagtugon ng mga Pilipino sa pagtrato sa kanila ng mga Espanyol. Tulad ng ginawa nila Pulapu noong 1521, ipinasya ng ibang mga Pilipino na tapatan ng dahas ang hindi maayos sa pagtrato sa kanila ng mga Espanyol. Magkakaiba ang mga dahilang nagbunsod sa kanilang paglulunsod ng rebelyon. Mga pag-aalsang politikal. Pangyayari. Pag-aalsa ni Lacandula. Taon 1574. Sanhi at bunga. Hindi pagtupad sa ipinangako sa kanila ni Gobernador General Miguel Lopez de Legazpi na malibre sa pagbabayad ng buwis at polo ang mga kaanak ni Lacandula, ang huling hari ng Maynila. Pangyayari. Pag-aalsa ng mga datu ng tondo. Taon 1587 to 1588. Sanhi at bunga.
ninais ng mga datu sa pangunguna ni Namagat Salamat, Martin Pangan, Juan Banal at Pedro Baningit na mabawing muli ang kanilang kalayaan at karangalan. Mga pag-aalsang panrelihiyon. Pangyayari. Pag-aalsa ng mga igorot. Taon 1601. Sanhi at bunga. Pagtutol sa pagbibinyag sa mga igorot ng Hilagang Luzon sa Kristyanismo. Alinsunod sa utos ng Gobernador General Francisco de Tello de Guzman. Pangyayari. Pag-aalsa ni Bangkaw. Taon 1621. Sanhi at bunga. Pinamunuan ni Datu Bangkaw ng sigara na lumaban sa Simbahang Katolika ng Leyte. Pangyayari. Pag-aalsa ni Tamblot. Taon 1621-1622. Sanhi at bunga. Pagtutol ng mga Buholano sa Kristyanismo sa pamumuno ng dating babaylan na si Tamblot. Isinagawa ito sa unang araw ng pista ni Saint Francis Xavier. Pangyayari. Pag-aalsa ng mga itnig. Taon 1625-1627. Sanhi at bunga. Pinugutan ng ulo ang dalawang misyonerong Dominican at hinakayat ang mga itnig na magnakaw, dumumi sa mga imahe ng santo at sunugin ang mga lokal na simbahan bilang protesta sa sapilitang pagbibinyag sa kanila sa Kristyanismo. Pangyayari. Pag-aalsa ni Tapar sa Panay. Taon 1663. Sanhi at bunga. Pinangunahan ni Tapar ng Iloilo na naghahangad na magtayo ng bagong sangay ng Kristyanismo sa bayan ng Oton kung saan ay kikilalanin siya bilang Diyos na makapangyarihan. Pangyayari. Pag-aalsa ng mga magtaganga ng Cagayan. Taon 1718. Sanhi at bunga. Pinigilan nila ang mga katutubo ng Tugigaraw na ipagpatuloy ang pagtangkilik sa Kristyanismo at hinimok ang pagsasauli sa mga praile ng ibinigay nilang mga rosaryo at iskapularyo. Pangyayari. Pag-aalsa ni Dagohoy sa Bohol. Taon 1744-1829. Sanhi at bunga. Nagalit si Dagohoy, isang dating kabeza de barangay, dahil sa pagtutol ng kura na bigyan ng marangal na libing ang kanyang konstableng kapatid. Pangyayari. Pag-aalsa ni Apolinario de la Cruz sa Tayabas. Taon 1840-1841. Sanhi at bunga. Nagalit si Apolinario de la Cruz o Hermano Pule dahil tinanggihan siyang maging pari at kilalanin ang kanyang samahang Confradia de San Jose. Pag-aalsang ekonomiko.
pangyayari? Pag-aal sa Nimagalat, taon 1596, sanhi at bunga, kasama ang kanyang kapatid, tinutulan ni Magalat, isang rebelde mula Cagayan, ang di makatuwirang paniningil ng buwis ng mga Espanyol. Pangyayari, pag-aalsa ni Ladia sa Malolos, Bulacan, taon 1643, sanhi at bunga, kinumpiska ang kanyang ari-arian ng mga Espanyol na nagtulak sa kanya na mag-alsa laban sa mga mananakop. Pangyayari, pag-aalsa ni Sumoroy, taon 1649 to 1650, sanhi at bunga, pinamunuan ng waray na si Agustin Sumoroy ang pag-aaklas laban sa Polo y Servicio sa Samar. Taliwas sa patakaran ng Polo, ang mga waray ay ipinadala sa mga pagawaan ng barko sa Cavite, malayo sa kanilang tirahan. Pangyayari, pag-aalsa ni Maniago, taon 1660-1661. Sanhi at bunga, pagtutol na mga kapampangan sa sapilitang paggawa sa mga galyon at sa hindi pagbabayad ng pamahalaan sa mga biniling palay mula sa mga magsasaka. Pangyayari, pag-aalsa ni Malong sa San Carlos, Pangasinan, taon 1660-1661, sanhi at bunga, nag-ugat sa hindi pagbabayad ng mga Espanyol ng kaukulang sahod sa libo-libong katutubong nagtatrabaho sa paggawaan ng barko. Pangyayari, pag-aalsa ni Almazan sa San Nicolas, Laucag, Ilocos Norte, taon 1661. Sanhi at bunga, pinamunuan ni na Don Pedro Almazan, isang mayamang pinuno sa Lawag na kinoronahan noong 1660 bilang hari ng Ilocos at San Juan Magsanop, pinuno ng Bacara, Bangu. Pangyayari, pag-aalsa ni Diego Silang at Gabriela Silang, taon 1762-1763. Sanhi at bunga, nag-alsa si Diego Silang dahil sa buwis at pagnanais na palayasin ang mga Espanyol. Pinatay ng kanyang kaibigang si Miguel Ficus. Pangyayari, pag-aalsang Basi, taon 1807, sanhi at bunga. Pinamunuan ng isang Pedro Ambaristo sa kasalukuyang Pidig, Ilocos Norte. Pangyayari, pag-aalsang Agraryo sa Katagalungan, taon 1745-1746. Sanhi at bunga, malawakang pag-aalsa ng mga magsasaka ng rehiyon ng Katagalungan sa pangunguna ng mga lalawigan ng Batangas, Laguna at Cavite dulot ng pangangkam ng mga praile sa kanilang lupa. Gawin natin. Tukuhin kung pag-aalsang panrelihiyon o ekonomiko o politikal ang sumusunod.
pag-aalsa ni bangkaw. Ito ay isang uri ng pag-aalsang panrelihiyon. Pag-aalsa ni Maniago. Ito ay uri ng pag-aalsang ekonomiko. Pag-aalsa ni Lacandula. Ito ay uri ng pag-aalsang politikal. Pag-aalsa ni Diego Silang. Ito ay pag-aalsang ekonomiko. Pag-aalsa ni Apolinario de la Cruz ay isang pag-aalsang panrelihiyon. Gawin natin. Mula sa kahon sa ibaba, isulat sa patlang kung sino ang tinutukoy sa bawat bilang. Tinaguri ang lakambini ng katipunan. Ito ay si Gregoria de Jesus, kinikilala bilang ina ng katipunan. Ito ay si Melchora Aquino. Kasama ng kanyang asawa ay sinuportahan nila ang rebolusyon pagkatapos bitayin ang tatlong paring Pilipino, ang Gumbursa. Siya ay si Gliseria Villavicencio. Sumapi rin sa katipunan matapos sumapi ang kanilang dalawang kapatid na lalaki at namuno sa isang maliit na pangkat. Siya ay si Teresa Magpanua. Siya ang dahilan kung paano nakarating ang watawat kay General Delgado ng Santa Barbara. Siya ay si Patrocinia Gamboa. Gawin natin. Batay sa iyong binasang teksto, kumpletuhin ang nilalaman ng graphic organizer sa ibaba. Mga dahilan na nagbigay daan sa mga Pilipino na maglunsad ng rebelyon laban sa mga Espanyol. Mga pag-aalsang politikal. Mga pag-aalsang panrelihiyon at mga pag-aalsang ekonomiko. At naging resulta ito ng hindi nagtagumpay ang mga unang pag-aalsa sapagkat hindi nakamit ang mga layunin. Gayunpaman, naging paraan ito upang ipapatid ng mga Pilipino ang pagtutol sa mga pagmamalabis ng mga pinuno at prayling Kastila. Gawin natin. Gamit ang read and react, suriin at basahin ang sitwasyon. Ipaliwanag sa iyong sariling pananaw sa pamamagitan ng pagbibigay ng reaksyon kung paano nakaapekto sa buhay ng mga Pilipino ang patakarang pinairal ng mga Espanyol na naging dahilan ng kanilang pag-aalsa. Pagtutol ng kura or pari na bigyan ng marangal na libing ang kapatid ni Francisco de Gohoy. React, ang mga Pilipino ay natural na mapagmahal sa kanilang pamilya. Ang hindi pagtutol na mabigyan ng marangal na libing ay isang uri ng pagmamalabis sa kapangyarihan. Nakaapekto ito sa pamamagitan ng hindi pagbibigay na pantay ng trato sa lipunan. Sa pilitang paggawa sa mga galyon at sa hindi pagbabayad ng pamahalaan sa mga biniling palay mula sa mga magsasaka. React, ang pagmamalabi sa kapangyarihan at pang-aabuso ay lubhang nakakaapekto sa buhay ng tao. Ito ay dapat kondenahin at laging ipaglaban ang kung ano ang tama. Ang bawat pinaghirapan at pinagtrabahuhan ay nararapat lamang na may kapalit na kabayaran. Gawin natin.
ilagay ang naging partisipasyon sa pakikibaka ng mga kababaihan ng bayan. Melchora Aquino. Kilala si Melchora Aquino sa bansag na ina ng Katipunan. Sa edad na 84, hindi siya nag-atubiling magbigay ng tulong sa mga nasugatang Katipunero sa tuwing napapasabak ang mga ito sa labanan. Teresa Magmanua. Tinaguri ang unang magdirigma sa Panay at mas kilala bilang Joan of Arc ng Visayas. Nang sumiklab ang rebolusyon, sumanib siya sa kabila ng pagtutol ng kanyang asawa. Naunang sumapi sa Katipunan ang kanyang dalawang kapatid na lalaki na pawang may mataas na katungkulan sa Katipunan. Gregoria de Jesus. Siya ay kilala sa bansag na Lakambini ng Katipunan. Siya ang tagapagtago ng mga lihim na dokumento ng samahan. Pinamahalaan din ni Oryang ang pagpapakain at pagpapagamot sa mga kasapi ng Katipunan na nasugatan sa labanan. Patrocinia Gamboa. Bagaman nagmula rin siya sa isang mayamang angkan ng mga ilustrado, kabilang siya sa mga naghahangad ng kalayaan ng Pilipinas mula sa Espanya. Nakatulong siya sa paniliktik at sa pag-iipon ng pondo para sa rebolusyon. Naging aktibo rin siya bilang miyembro ng Red Cross. Gliseria Marelia de Villavicencio. Nang mamatay noong 1872 ang mga paring Gumpursa, nagsimula na si Gliseria at ang kanyang asawa sa pagiging aktibo sa propaganda. Nang si Rizal ay nasa Hong Kong, nakipagkita sa kanya si Eulalio at nagbigay ng 18,000 pesos. Nang bumalik, may dala na itong mga kopya ng Noli Me Tangere at ng El Filibusterismo ni Rizal. Ang mga ito ay kanilang ipinamigay. Gawin natin. Gamit ang chart sa ibaba, pumili ng isang Pilipino na naging bahagi ng pag-aalsa laban sa mga Espanyol. Iguhit ang masayang mukha kung tagumpay at malungkot naman na mukha kung bigo. Mga unang pag-aalsa laban sa Espanyol. Salik ng pag-aalsa, pag-aalsang panrelihiyon. Pinuno ng pag-aalsa, Dagohoy. Lugar na pinangyarihan, Bohol. At ang resulta ay masayang mukha. Pag-aalsang pang-ekonomiko. Pinuno ng pag-aalsa, Maniago. Lugar na pinangyarihan, Pampanga. At ang resulta ay malungkot na mukha. Pag-aalsang politikal. Pinuno ng pag-aalsa, Lakandula. Lugar na pinangyarihan, Maynila. At ang naging resulta nito ay malungkot na mukha. Gawin natin. Ibigay ang naging dahilan ng pag-aalsa ng mga katutubong Pilipino laban sa mga Espanyol. Namuno, Francisco Dagohoy. Dahilan. Nagalit si Dagohoy, isang dating kabesa de barangay
dahil sa pagtutol ng kura na bigyan ng marangal na libing ang kanyang konstableng kapatid. Namuno. Lakan dula. Dahilan? Hindi pagtupad sa ipinangako sa kanila ni Gobernador General Miguel Lopez de Legazpi na malibre sa pagbabayad ng buwis at polo ang mga kaanak ni Lakandula, ang huling hari ng Maynila. Namuno sa pag-aalsa, Maniago. Dahilan ng pag-aalsa, pagtutol ng mga kapampangan sa sapilitang paggawa sa mga galyon at sa hindi pagbabayad ng pamahalaan sa mga biniling palay mula sa mga magsasaka. Namuno sa pag-aalsa, Apolinario de la Cruz. Dahilan ng pag-aalsa, nagalit si Apolinario de la Cruz o Hermano Pule dahil tinanggihan siyang maging pari at kilalanin ang kanyang samahang Confradia de San Jose. Namuno sa pag-aalsa, magalat. Dahilan ng pag-aalsa, kasama ang kanyang kapatid, tinutulan ni Magalat, isang rebelde mula Cagayan, ang di makatuwirang paniningil ng buwis ng mga Espanyol. Gawin natin. Ilarawan ang naging partisipasyon ng mga Pilipino sa pakikibaka ng bayan laban sa kolonyalismong Espanyol. Pumili lamang ng isang gawain ayon sa iyong kakayahan. Ang aking ginawa ay isang slogan. Binuwis ang buhay upang kalayaan ay makamit, buong puso'y inialay para sa bayang minamahal. Gawin natin. Isulat sa patlang ang letrang T kung tama ang pahayag at titik M naman kung mali. Nag-alsa si Dagohoy dahil tumanggi ang kura na bigyan ng Kristiyanong libing ang kanyang kapatid. Ito ay tama. Pinigilan ni Hermano Pule ang mga katutubo sa Tugagaraw na ipagpatuloy ang pagtangkilik sa Kristiyanismo at hinimok ang pagsasauli sa mga praile ng ibinigay nilang mga rosaryo at eskapularyo. Ito ay mali o M. Dahil meron siyang palayan, naging mainam na kanlungan ng mga revolusyonaryo ang lugar ni Melchora Aquino. Ito ay tama o T. Isa si Teresa Magbanua sa mga miyembro ng mga mayayamang angkan ang matapat na sumuporta sa layunin ng revolusyon. Ito ay mali or M. Nakatulong si Pratosinya Gamboa sa paniniktik. Ito ay tama or T. Maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig. Hanggang sa muling pag-aaral ng asignaturang Araling Panlipunan. Paalam!